Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan na ngang napagaling ni Nong Jem ang batang ginagambala ng tikbalang. Labis-labis ang pasasalamat ng mga magulang nito dahil sa pagtulong sa kanila ni Nong Jem. Hanggang sa nagdesisyon na silang umuwi dahil sa meron ng kalaliman ang gabi noong mga oras na yon. Nong Jem, bakit kadalasan sa mga aswang na aking nakakaharap ay sobrang babaho ng amoy? Tanong ni Ruble. Mabaho talaga yan, Ruble. Dahil sa hinahalo nila sa langis na kanilang pinapahid sa kanilang mga katawan. Kadalasan sa nilalagay nila sa langis ay mga tae ng hayop na merong kargang dasal sa kaliwa. Maliban pa dyan ay nakakadagdag rin sa amoy nila ang kanilang pagkain ng laman ng tao. Sagot naman ni Nong Jem. Kaya kita pinapaiwas na kumain ng tao dahil maaaring hindi na maging normal ang iyong itsura kung sakali mang makakatikim ka nito. Dagdag pa ni Nong Jem. Hindi lang naman kumibo si Ruble sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya sa mga pinagsasasabi ni Nong Jem. Ni minsan kasi sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakasilay ng isang taong nagpalit sa kaanyuan ng aswang. Isang gabi, pinahintulutan na nga si Ruble na lumabas ng kanilang bahay upang magpahangin. Akala ni Nong Jem magpapahangin si Ruble noong mga panahong yun, pero hindi pala. Napagdesisyonan na kasi ni Ruble na ubusin ang mga nilalang na gumagambala sa mga tao. Sapat na ang kanyang mga nasaksihan sa mga biktimang kinitila nito ng buhay. Ang nais lang naman niya ay isang ligtas na lugar para sa lahat ng normal na tao. Habang siya ay naglalakad ay paamoy-amoy na siya sa hangin upang mas madali niyang matunton ang mga aswang kung sakali mang meron. Ang dala niya noong mga panahong yon ay isang supot ng mais, tangkay ng maliit na saging, abo ng talabang itim, at isang maliit na bolo. Dala-dala niya ang mga pangontrang yon upang mas madali niyang mapuksa ang mga aswang na kanyang makikita sa bawat gabing dumaraan. Habang naglalakad siya sa kanilang bayan, ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Bilog ang buwan noong mga panahong yun, kaya maging si Ruble ay apektado sa binibigay na liwanag nito. Animoy, napakaliksi niya noong mga panahong yun dahil sa liwanag na bigay ng buwan. Matapos niyang makaamoy sa hangin, ay meron siyang nalanghap na kakaibang amoy. Para bang pinaghalong tae ng manok at iba pang hayop ang pinagsama-sama sa iisang lalagyan. Langis ng aswang. Wika ni Ruble sa kanyang sarili habang sinusundan ang amoy na yon. Agad niya namang tinakbo ang kinaroroonan ng aswang na yon upang hindi na mambiktima ito. Sa kanyang pagtatakbo ay meron siyang nasipat na nag-iisang bahay na may kalayuan na sa bayan. Doon niya natukoy ang pinanggagalingan ng amoy, kaya ang ginawa ni Ruble ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit dito. Nasaan yung maranhig na siya nung mga oras na yon, gawa nang hindi na niya kayang labanan pa ang liwanag ng buwan. Paglapit niya sa bahay, ay doon niya nakita ang isang taong nagpapahid ng napakabahong langis sa kanyang buong katawan. Kasabay ng pagpahid nito ay ang pag-uusal ng taong yon upang maging ganap na isang aswang. Pinagmasdan lang yon ni Ruble hanggang sa nakita niya ang tuluyang pagbago ng anyo ng nilalang na yon. Bigla itong tinubuan ng mga balahibo sa kanyang katawan at kasabay niyan ang pag-usli ng kanyang pakpak na maihahalin tulad mo sa pakpak ng paniki.
Habang nasa ganoong estado ang aswang na yun, ay patuloy pa rin ito sa pag-uusal ng mga engkantasyon. Hanggang sa ilang minuto lamang ang lumipas, at biglang lumiyad ang taong yun na siyang pagkapunit ng kanyang balat. Animoy isang nilalang yun na dumaan sa proseso ng ebolusyon ayon kay Roble. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa, ay naglakad yon patungo sa bintana upang tuluyan ang makalabas ng kanyang bahay. Nang makita ito ni Roble ay wala na siyang sinayang na oras kung hindi ang bantayan yon sa bintana ng bahay. Pagbukas ng bintana ng bahay ng aswang, ay agad itong sinunggaba ni Roble. Hindi na nagawang makalipad pa ng aswang na yon dahil tumilapon silang dalawa sa loob ng bahay nito. Agad namang sinunggaba ni Roble ang aswang na yon hanggang sa umabot na sila sa kusina ng bahay nito. Napakalakas ng aswang na yon dahil sa babae ang kasarian nito. Ayon kasi kay Nong Jem, na kapag babae ang isang aswang, ay maikukumpara mo ang lakas nito sa 10 katao o higit pa. Kaya pala habang nagbubuno si Roble at ang aswang na yon, ay wala itong kahirap-hirap sa pagbalibag sa kanya. Ilang beses pang pagbalibag dito kay Roble, ay hindi na yon nakapagtimpi pa. Binunot niya ang kanyang maliit na bolo, tapos isinaksak niya yon sa tangkay ng saging na dala niya. Maniwala kayo o hindi, pagtingin ng aswang na yon sa ginawa ni Roble, ay halos humanap na yon ng daan papalabas ng kanyang sariling bahay. Patuloy pa rin si Roble sa pagsaksak sa tangkay ng saging na yon, habang merong inuusal. Kinakargahan ni Roble ng usal ang kanyang armas upang mas lalo itong maging matalas sa paningin ng mga aswang. Ano? Handa ka na? Galit na tanong ni Roble na nakaanyong maranhig. Asar na kasi si Roble noong mga panahong yun dahil sa pagbalibag sa kanya ng aswang na yun. Walang sabi-sabi ay agad itong sumugod hanggang sa tuluyan na itong makalapit sa aswang. Habang tumatakbo si Roble papalapit dito, ay pinagbababato naman siya ng aswang ng mga gamit sa loob ng bahay na yun. Nagsisili para na ang mga banga sa loob ng bahay para lang mapatigil si Roble sa kanyang nais. Nang makalapit na si Roble ay biglang lumipad ang aswang sa itaas ng bubong nito. Wala na yung pagpipilian kung hindi sirain ang bahay niya. Nang makatakas yon sa mga kamay ni Roble, ay hindi niya pa rin yon tinantanan. Sinundan ng sinundan niya ang aswang na yon dahil alam niyang hindi rin magtatagal at lalapag yon upang magpahinga. Isang oras na paghahabulan ay napagod na nga ng tuluyan ang aswang na yon. Sumibat ito sa mataas na puno upang maibsan ang kanyang pagod sa paglipad. Nang makita ito ni Roble, ay agad niya yung inakyat upang mapaslang na ng tuluyan. Hindi ka makakatakas sa akin! Pinahirapan mo ko ng husto! Sigaw dito ni Roble habang inaakyat ang punong kinaroroonan ng aswang. Nang makarating na siya sa itaas ng puno, ay bigla namang nagwika ang aswang na yon tungkol sa sikreto ng kanyang angkan. Sandali, sasabihin ko ang sikreto ng mga maranhig kung bubuhayin mo ko. Wika ng aswang. Napahinto naman si Roble dahil sa narinig niyang yon. Binigyan niya ng pagkakataong makapagsalita ang aswang na yon tungkol sa sikreto ng mga maranhig. Sige, pumapayag ako. Pero sa isang kondisyon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa lugar na to. Salita!
Sagot naman ni Ruble. Matapos yan ay ibinahagi na nga ng aswang na yon ang pinagmulan ng kapangyarihan ng puno ng mga maranhig. Ang singsing ng pinuno ng angkan nyo, ang pinakamalakas na mutya na taglay ng mga maranhig. Kapag hawak mo ito, ay mamamagitan ka na sa buhay at kamatayan. Kaya mong kunan ng buhay ang mga maranhig na nais mo ng mamayapa. Wika ng aswang. Dagdag pa ng aswang na yon na ang mutyang hawak ng pinuno ng angkan nila Ruble ay nasa kaanyuan ng isang itim na singsing na merong mga balabal na mukha ng tao ang nakaukit doon. Palagi yung suot ng pinuno ng mga maranhig na siyang magpapahirap sa pagkuha dito ni Ruble. Nang matapos ng magsalita ang aswang na yon, ay bigla itong sinugatan ni Ruble at sinabuyan ng abo ng itim na talaba. Isinaboy niya rin ang kanyang dalang butil ng mais na halos hindi mabilang dahil sa sobrang dami. Ayon kasi kay Nong Jem, na kapag ang aswang ay nakakita ng mga butil ng mais sa lupa, ay hindi niya yun matitiis na hindi pulutin hanggang sa maubos ito. Isa sa mga sumpang hindi maiiwasan ng isang aswang. Pagsaboy ni Ruble ng mga butil ng mais, ay kaagad namang lumipad ang aswang na yon patungo sa lupa kung saan naroroon nakakalat ang mga butil. Habang pumupulot ang aswang na yon ay umiiyak ito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi natatagal ang sumpang dulot ng pagsugat sa kanya. Mapanlin lang kang maranhig! Wika ng aswang habang pumupulot ng mga butil ng mais. Tumawa lang naman si Ruble at agaran din naman niyang iniwan ang aswang na yon. Habang naglalakad siya pabalik ng kanilang tahanan, ay hindi na mawaglit sa kanyang isipan ang singsing ng pinuno ng mga maranhig. Parang pakiramdam ni Ruble noong mga panahong yon ay ang pagkakahumaling sa mutya ng pinuno ng mga maranhig. Nang makarating na siya sa kanilang bahay, ay nadatnan niya ang kanyang maestro na nagdarasal. Agad niya namang tinabihan yon upang sabayan ito sa pagdarasal. Saan ka galing, Ruble? Tanong ni Nong Jem nang matapos na silang makapagrosaryo. Pumatay po ako ng aswang, maestro. Sagot naman sa kanya ni Ruble. Dahan-dahan sa pagpatay, Ruble. Dahil hindi lahat ng aswang ay magkakaparehas. Marami ring tulad mong nilalang na nasa panig ng kaliwa ang naghahanap ng pagbabago. Subalit walang gumagabay sa kanila upang tuluyan silang maging mabuti. Hangkat wala kang nakikitang taong nanganganib ang buhay, ay huwag mong husgahan ang mga nilalang na yan. Sagot naman ni Nong Jem. Hindi na nakaimik si Ruble dahil meron din namang punto si Nong Jem kung iisipin. Nang matapos na silang makapag-usap ay nagsitulog na ang mga yon. Kinaumagahan ay pinagawa na ni Nong Jem si Ruble ng kanyang ikatlong pagsubok. Dahil malinis na ang iyong kaluluwa, ay nais ko nang ibigay sa iyo ang huling pagsubok upang tuluyang ka nang maging ganap na manggagamot. Ang pagsubok na ito, Ruble, ay nangangailangan ng determinasyon ng iyong puso. Napakadali lang nito kung susumahin, pero mahirap itong gawin. Wika ni Nong Jem. Natuwa naman si Ruble noong mga panahong yon dahil sa huling pagsubok na ibibigay ni Nong Jem. Maestro, anong pagsubok ho yan? Tanong ni Ruble. Ang pagiging manggagamot
ay maihahalin tulad mo ito sa isang pagkain. Kailangan mo ng mga sangkap upang maging mas masarap ang iyong lulutuin. Tiyaga, pagmamahal sa ginagawa, at determinasyong tumulong sa kapwa. Ngayon tatanungin kita, ano ang kulang na sangkap sa iyong kaluluwa? Tanong ni Nong Jem. Agad namang napaisip si Ruble kung ano pa ang kulang sa kanyang kaluluwa. Tanong siya ng tanong kay Nong Jem pero hindi na siya nito pinapakinggan. Gawa nang nagbalik na naman ito sa kanyang gawain. Sa bawat umaga kasing dumaraan, ay palaging nagbabasa si Nong Jem ng Biblia upang mas lalong palakasin ang pananalig niya sa Panginoon. Kulang na sangkap, wika ni Ruble sa kanyang isipan. Nang hindi na niya talaga maunawaan ang nais iparating ni Nong Jem, ay ginawa na niya muna ang kanyang gawain sa araw na yon. Magtitiak pa kasi siya ng panggatong at magdidilig sa kanyang hardin. Iigib din siya ng kanilang inumin dahil wala na silang nakaimbak na tubig. Habang gumagawa siya ng kanyang mga gawain, ay hindi niya pa rin maunawaan ang mga matalinhagang salita na binitawan ng kanyang maestro. Nang matapos na siya sa kanyang trabaho, ay agad din naman siyang bumalik sa kanyang maestro upang magabayan siya sa kanyang ikatlong pagsubok. Maestro, ano ho ba ang nais ninyong iparating? Tanong ni Ruble pag-upo niya sa mesa. Sakto kasing nadatnan niyang nagluluto si Nong Jem ng kanilang pang-agahan. Alam mo, Ruble, ang bawat tao ay merong iba't ibang sangkap na bumubuo ng kanilang pagkatao. Pero alam mo, merong isang sangkap na karamihan ng tao ay hindi nila kayang maidagdag sa kanilang kaluluwa. Kung alin pa ang pinakamadali sa lahat, ay doon pa sila nahihirapan. Isipin mong mabuti kung ano ang sangkap na yan. Sagot naman ni Nong Jem. Halos pala isipan kay Ruble kung anong sangkap ang tinutukoy ni Nong Jem. Sa isip niya ay, yun na ata ang pinakamahirap sa lahat ng pagsubok na ibinigay sa kanya ng kanyang maestro. Halos wala siyang kaide-ideya kung ano ang nais ipahiwatig nito sa kanya. Lumipas pa ang linggo at nagpatuloy pa rin si Ruble sa kanyang ginagawa. Sa bawat gabing dumaraan ay patuloy pa rin si Ruble sa paghanap ng mga nilalang na panig ng kaliwa. Hanggang isang gabi ay merong nangyaring kakaiba kay Ruble. Habang naglalakad siya ng 10 oras ng gabi, ay merong kumausap sa kanyang isipan. Animoy nais nitong palakarin si Ruble sa kabundukan ng tubahon. Ruble, hanapin mo ko. Hanapin mo ko sa kabundukang nasa harap mo. Wika ng isang nilalang sa isipan ni Ruble. Dahil sa wala namang makita si Rubling aswang noong mga gabing yon, ay pinagbigyan niya ang nais ng nilalang na nasa kanyang isipan. Nilibot niya ang kabundukan ng tubahon hanggang sa makarating siya sa isang mahiwagang talon. Manghang-mangha si Ruble noong mga panahong yon dahil sa napakagandang talon na kanyang nasilayan. Animoy nakahalik ang buwan sa talon na yon kung sisipatin mo ng malayo. Kumikinang din ang tubig na umaagos dito dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan. Matapos yan ay pinuntahan ito ni Ruble upang makita niya yon ng malapitan. Paglapit niya rito ay meron siyang nakitang isang lalaking nakatayo sa gitna ng talon na inaagusan ng malakas na tubig. Gulat na gulat si Ruble dahil nakakaya nitong tumayo sa gitna ng talon
kahit malakas ang pagbagsak ng tubig roon. Dahan-dahan niya yung nilapitan at laking gulat na lamang niya nang tumingin yon sa kanya. Halos baluti ng takot si Robles sa kanyang katawan dahil sa malaaraw na liwanag ng mga mata ng nilalang na yon. Bigla nitong binunot ang napakalaking espadang nakatusok sa bato at sumugod yon kay Roble. Pagsugod nito ay pilit yung iniwasan ni Roble. Wala nang magawa si Roble noong mga oras na yon kung hindi ang ipaglaban ang kanyang buhay sa nilalang na yon. Ang hindi niya lang mawari noon ay sa bawat pagtama ng espada ng nilalang sa kanyang bolo ay nakakaramdam siya ng kabanalan sa nilalang na yon. Wala siyang naaamoy na kasamaan na nanggagaling dito na siya namang ipinagtataka ni Roble. Hanggang sa biglang lumabas ang malalapad na pakpak nito na parang sa kalapate. Bigla ring lumiwanag ang nilalang na yon nang ikinumpas nito ang kanyang pakpak. Matapos nitong mailabas ang kanyang pakpak, ay laking gulat na lamang ni Roble nang mas lalong bumilis ang nilalang na yon. Kahit sa napakatalas niyang paningin, ay hindi niya pa rin nasasabayan ang paggalaw nito. "Ba't ka pumunta rito nang hindi ka pa handa?" Tanong sa kanya ng nilalang sa pamamagitan ng isipan. Hindi na makasagot si Roble dahil ramdam na ramdam niya sa kanyang sarili ang hapdi ng mga sugat na naibibigay ng nilalang na yon. Labis-labis niya itong ikinakabahala dahil magmula noong naging maranhig siya ay hindi na siya nakakaramdam ng sakit na dulot ng mga malalalim na sugat. Ilang oras pa ang pagpupumiglas ni Roble sa nilalang na yon at tuluyan na siya nitong nasukol. Akala ni Roble noong mga oras na yon ay yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Nang papasugod na ang nilalang na yon, ay agad namang pumikit si Roble na animoy tinatanggap na ang kanyang kamatayan. Iniisip niya na lamang sinong Jem noong pakiramdam niyang nalalapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Paglapit ng nilalang na yon kay Roble, ay agad itong napatigil sa hindi malamang dahilan. Hinawakan lang nito si Roble sa kanyang balikat at agad din namang naglaho. Pagmulat ni Roble noong mga panahong yon, ay laking gulat na lamang niya nang nawala na ng tuluyan ang nilalang na kanyang kalaban. Labis-labis ang pasasalamat ni Roble dahil sa nabigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Kahit ganun na ang nangyari ay nagpatuloy pa rin si Rubling pasukin ang talon na kanyang pinuntahan. Habang naglalakad siya papalapit sa talon, ay nakakarinig siya ng mga plautang tumutunog. Biglang napawi ang sakit na nararamdaman ni Ruble nang marinig niya ang mga musikang umaawit. Animoy bumabalik na naman ang kanyang abilidad bilang isang maranhig. Ilang minuto lamang ang lumipas at nadapo na nga si Roble sa isang yungib sa gitna ng talon. Masyado na siyang nahihiwagahan sa talon na yon, gawa ng merong mga sandatang nakabugsok sa lupa. Animoy mga tagapagbantay sa lugar na yon. Ilang daan taon na ang lumipas. Pansin kasi ni Roble ang katandaan ng mga sandatang nakabugsok sa bawat batong naroroon. Merong espadang marami ng lumot at nagkakaroon na ng mga bato sa ilalim nito. Meron ding mga itak na wala ng hawakan at mga kadenang kinakaina ng kalawang. Hindi naman yon binigyan pansin ni Roble at nagpatuloy na siya sa pagpasok sa yungib na yon. Pagpasok niya rito ay biglang nagulat siya sa kanyang mga nakita. Habang papalapit siya sa isang lagusan sa yungib na yon, ay pansin niya ang kakaibang presensya sa loob ng kuweba.
Laking pasasalamat na lang ni Roble noong mga oras na yon dahil nagamit niya ang mga pagsubok na iniatas sa kanya ni Nong Jem. Pagpasok niya sa kuweba, ay bumungad sa kanya ang mga rebulto ni Jesus at ng Birheng Maria. Halos mapaiyak si Roble sa kanyang mga nakita sa loob ng kuwebang yon. Doon niya din naunawaan kung bakit merong bantay na nilalang sa talo na yon. Habang naroon siya sa loob ng yungib, ay doon niya inisip ang pangatlong pagsubok ni Nong Jem. Habang nag-iisip siya ng malalim ay biglang pumasok sa kanya ang mga katagang naroon sa libretang ibinigay sa kanya ni Nong Jem. Pagbuksan mo ng pinto ang Panginoong kumakatok sa iyong puso. Wika ng isang nilalang sa isipan ni Roble. Nang marinig yon ni Roble ay doon niya naunawaan ang nais iparating ng kanyang maestro sa kanya. Ang pangatlong pagsubok ay hayaang makapasok ang Panginoon sa aking puso. Wika ni Roble sa kanyang sarili. Nang maunawaan na niya ang pagsubok na ibinigay sa kanya, ay wala na siyang sinayang na oras. At doon mismo sa lugar na yon ay humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Nag-umpisa na din siyang umayuno nang sa gayoy mapalapit siya ng husto sa amang may likha ng lahat. Ilang oras ding nakipag-usap si Roble sa Panginoon hanggang sa nakapag-desisyon na siyang umuwi na. Nang makauwi na siya, ay nadatnan niyang nagkakape ang kanyang maestro. Agad naman siya nitong niyayang magkape pagdating niya sa kanilang kusina. Magandang umaga sa iyo, Roble. Nais kong malaman kung saan ka pumunta. Tanong ni Nong Jem. Ah, maestro, kagabi ho nadapo ko sa isang matalinhagang talon sa isa sa mga kabundukan ng tubahon. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nitong mag-usap, ay nagkwento na siya sa kanyang maestro tungkol sa mga naranasan niya kagabi. Nang marinig yon ng kanyang maestro, ay binigyan siya nito ng isang kwintas na merong pangil ng isang hayop. Itago mo yan, Roble, dahil sigurado akong matutulungan kanyan sa oras ng kagipitan. Wika ni Nong Jem habang isinusuot kay Roble ang kwintas na ibinigay nito. Hindi alam ni Roble kung ano ang kwintas na ibinibigay sa kanya ng kanyang maestro. Pero dahil sa tiwala naman siya dito, ay sinuot niya yon ng walang pag-aalinlangan. Di na niya tinanong kay Nong Jem kung para saan ang kwintas na yon. Matapos ni Rubleng makuha ang kwintas, ay iniwan na niya ito upang gawin ang kanyang trabaho sa pamamahay ni Nong Jem. Dahil medyo kapos sila noong mga oras na yon, ay dumiskarte si Roble ng pwedeng pagkakitaan sa bayan. Sumapit ang hapon at nakauwi na nga si Roble na merong daladalang supot ng bigas. Magandang hapon ho, Nong Jem. Meron na po tayong bigas para mamaya at bukas. Wika ni Roble pagpasok niya ng kanilang bahay. Napangiti lang naman si Nong Jem dahil sa ginawa ni Roble. Matapos yan ay nagrosaryo na ulit si Nong Jem dahil papasapit na ang gabi. Okay, hanggang dito pa lang yung nasesend sa atin. Pero angas, parang na-unlock na ni Roble yung last stage eh, di ba? Yung finale ng pagiging purong kanan. Pero ewan ko, tingnan natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.